Hello, hello! For today, gagawa tayo ng salted duck eggs. Ang gagawin lang nating una ay magpapakulo tayo ng tubig. Kailangan natin ng 4 to 5 glasses of water. Yung kalahati nun, pwede na natin siyang painitin. Pag napainit na natin siya at kumukulo na, pwede na tayong maglagay ng isang tasang asin. Ngayon, kung ang gagamitin nating asin ay iodized salt, bawasan natin siya ng at least 3/4 lang ng asin ang pwede nating ilagay for every 12 to 15 eggs. Pag kumukulo na ang ating tubig, pwede na nating ilagay ang ating asin hanggang siya ay tuluyang matunaw. And by the way, kaya tayo nagbawas ng asin kung iodized salt ang ating gagamitin kasi as per my experience, kung rock salt ang gagamitin mo, pwede mo siyang isang tasa ang gamitin mo. Pero since iodized, mas maalat siya kasi nasubukan ko, super alat siya. Otherwise then, pwede mo rin siyang bawasan ng araw. Instead na 15 days to 21 days, pwede mo rin siya sigurong gawing 12 days kung isang tasang iodized salt ang nailagay mo para hindi siya super alat ng iyong salted egg. Pag natunaw na yung asin mo sa pagpapakulo, pwede mo na siyang palamigin and then yung kalahati ng 5 cups ng water is ihalo mo na siya para mas madali siyang lumamig. We need to make sure na completely cool down na yung ating brine solution bago natin ihalo ang ating solution sa ating garapon. Once malamig na ang ating solution, pwede na natin ilagay ang water sa garapon. Make sure lang natin na matatakpan siya ng water. So, kailangan nating maglagay ng pabigat. So, ang ginawa ko, naglagay lang ako ng tubig sa plastic. Tapos, nilagay ko siya sa ibabaw para hindi siya nakalutang, para nakalubog pa rin ang egg. Tapos, nilagyan ko lang ng plastic para magsisil siyang mabuti. And then, ikikip natin to for 15 to 21 days. We'll just make sure na lagyan natin to ng note para hindi natin makalimutan. And then, by 15 days, i-check natin siya, magte-test lang tayo ng isang egg kung okay na sa atin ang alat. Otherwise, we need to extend for 21 days. Kung chicken egg naman ang gagamitin nyo, for sure by 15 days, okay na siya dahil mas manipis ang shell ng chicken egg. We are on the 21 days na, kaya inilaga ko na siyang lahat. We just need to make sure na iboboil natin ang ating egg for like 10 to 12 minutes, hard-boiled egg siya dapat. Ayan, ready na po ang ating salted duck eggs. Napakasarap po niya. Tamang-tama lang ang kanyang alat. Medyo naglalangis-langis na siya ng konti. Masarap siya sa mainit na kanin. Masarap din siya sa kamatis. Masarap din siyang ipang-ibabaw sa ating puto. Try nyo na!